saksihan ng gabi. Babarilan. Baka taga QCPD at PIDEA, nagbarilan sa tapat ng isang mall sa Commonwealth Avenue. Dalawang pulis, patay. Lalaki, tinatad ng saksak sa loob ng van. Posibleng susi sa pagresolba sa krimen, mga huling text message ng biktima. Quezon City Police District versus Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, yan ang sentro ng imbestigasyon sa nangyaring barilan sa tapat ng isang mall sa Commonwealth Avenue. Dalawang pulis ang patay at may sugutan din sa magkabilang panig. Saksila si Corinne Katibaya. Corinne? Igan Pia, iimbestigahan ng CIDG ang nangyaring engkwentro sa pagitan ng PIDEA at QCPD. Ayon sa hepe ng NCRPO, wala namang nadamay na sibilyan o bystander pero may mga ari-ariang napinsala. Ayun, bandang alas 6 ng gabi, nang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa eastbound lane ng Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang shootout sa tapat lang ng Evergotesco Mall nangyari. Nandito po kami ngayon, nasa Ever po kami. Babarilan. Sa ngayon po, marami na pong pulis. Ang mga sangkot sa barilan, mga operatiba ng Quezon City Police District Special Operations Unit at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ang sabi ng QCPD, nasa lugar ang kanilang mga operatiba para magsagawa ng drug buy-bust. Nakipag-ugnayan daw ang QCPD DSOU sa PIDEA kaugnay sa isasagawang drug buy-bust operation. Pero ang giit ng PIDEA, mayroon din silang ikinasang operasyon doon. May lehitimong operasyon po ang PIDEA Special Enforcement Service na doon po sa area na yun. Nag-coordinate ang tropa namin for a buy-bust operation. Along that area, sir. Pero paano humantong sa ganito ang dapat sanay operasyon kontra droga ng dalawang law enforcement agencies? Sa press statement ng PNP ngayong gabi, inatasan ni PNP Chief General Debold Sinas ang CIDG na maging lead investigating body sa nangyaring engkwentro. Si NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao naman ang tatayong spokesman sa lahat ng updates kaugnay sa nangyari. Nagkasundo na rin ang PNP at PIDEA na hindi makakaapekto ang insidente sa operational relationship ng dalawang ahensya sa gera kontra droga. Paalala sa ating mga tao to always coordinate with all agencies, lalong-lalo na sa PIDEA, especially if they are conducting anti-illegal drugs operation, para naiiwasan natin to. Pero so far naman, as per initial info coming from our district director, meron naman daw silang pre-ops. So meron silang pre-ops in coordination with the PIDEA. Dumating rin ngayong gabi sa encounter site si Sinas at PIDEA Director General Wilkins Villanueva. Ang masaklap, may nagbuwis ng buhay sa sagupaan. Sa paghupa ng barilan na tumagal ng mahigit isang oras, dalawang pulis ang patay. Ilang sasakyan din ang nadamay. May tinamaan na pong sasakyan. Buti yung sa may passenger side, buti walang pasahero. Dahil sa barilan, isinara sa mga motorista ang eastbound lane. Mabagal din ang usad ng mga sasakyan mula sa elliptical road papuntang Commonwealth Avenue. Nagbukas na lang sa zipper lane sa westbound lane para sa mga papunta sa Fairview. Maraming commuter tuloy ang stranded. Ang ilan, naglipatan na lang ng bus na masasakyan. Sa loob naman ng mall, maagang nagsara ang mga establishment habang matyagang naghihintay ang mga naipit na shopper. Isa sa kanila, si Laika Enopekis. Pagkat kita ko po, yun na po, naghahabulan na po yung mga pulis na nagpupukan po. Ayun po, pagkarinig po namin. Tapos ayun po, pumunta na po ako dun sa DIY store para magtago po kaming lahat. Ayon sa pamunuan ng Evergotesco Commonwealth, nang sumiklab ang shootout, isinara nila ang lahat ng entrance sa mall para matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga shopper. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng mga shopper at kanilang mga empleyado. Nakipag-ugnayan na rin daw sila sa PNP kaugnay sa sitwasyon. Ayon pa kay Major General Danao, aagapay ang NCRPO sa ikinasang investigasyon ng CIDG. Aalamin din nila kung anong unit ng PIDEA ang nasangkot sa engkwentro.
Live mula rito sa Quezon City, ako si Corrine Katibayan, ang inyong saksi. Samantala, sa panayam pa rin kay NCRPO Chief Police Major General Vicente Danao ngayong gabi, kinumpirma niyang mis-encounter na nangyari sa pagitan ng QCPD at PIDEA. It is very unfortunate na nagkaroon ng mis-encounter both sides. Actually, it is illegitimate anti-illegal drugs operation. Okay? So kung sino yung nag-bypass, kung sino yung kabaybas, yun pa ang imbestigahan natin. Sa Cabuyao, Laguna, tinadtad ng saksak hanggang mapatay ang isang lalaki. Ang mahuling text message ng biktima na posibleng susi sa pagresolba sa krimen, alamin sa report na ito. Tuloy-tuloy lang ang pagdaan ng mga sasakyan sa highway sakop ng barangay Banlik sa Cabuyao, Laguna. Kaya hindi halata ang posibleng paglapit ng isang tao sa nakaparadang van. Ilang segundo lang siya nanatili sa driver's side bago tumakbo paalis. Ang driver ng van na si Pierce Robles, bangkay na nang makita nitong linggo. Mga alas 8 na nakapark na doon. So ang akala ng mga residente, nagpapahinga lang yung tao. Inumagahan, nakita nila, nandun pa rin yung sasakyan. Akala, nagpapahinga lang yung tao. Pero nung binuksan nila, doon na nila nakita. Aabot sa 13 saksak ang tinamo ni Robles. May nakita ring sugat sa kanyang braso na posibleng senyales na pumalagpas siya. Na-recover ang ginamit na patalim na nakabaon pa sa dibdib ng biktima. Pati na cellphone at 50,000 pesos cash ang tinitingnang motibo sa krimen, selos. Sa na-recover kasing cellphone ni Robles, may ilang text messages mula sa tinawag niyang May na nakasave sa pangalan na Poktoy. Tinanong niya ang kausap kung nasaan na dahil nasa highway na raw siya papasok sa lokasyon nito. Ayon sa pulisya, posibleng magkikita ang biktima at kanyang kausap. Ngunit iba ang dumating. Inaalam na ngayon kung sino si May at kung ano ang relasyon niya sa biktima. Sa pa-text ng biktima na si alias May, nananawagan ng PNP Cabuyao na kung maaari makipagtulungan ka sa amin para malinawan din ang pangyayaring ito at sa ikakasolusyon ng krimen na ito. John Consulta, GMA News. Hindi raw kalakal ang mga healthcare worker na pwedeng ipagpalit para sa COVID vaccine. Yan ang buwelta ng grupo ng mga nurse sa panukalang dagdag na deployment ng mga nurse kapalit ng COVID vaccine. Ang paglilinaw ng dole sa pagsaksi ni Maris Umali. All in my power. Nurse kapalit ng bakuna? Parang yung treatment po sa mga nurses at ibang health workers ay tila ba para kaning kalakal or commodities. Ang gusto lang po sana namin ay makita nyo yung worth namin bilang parte ng healthcare team. Ang hakbang tinawag ng ilang mababatas na desperado at kapit sa patalim. Kung umabot na raw sa ganitong sitwasyon, may mali sa ating vaccination strategy. Gate ng palasyo. Nag-order po tayo. Sapat, sobra-sobra pa nga po. Pero siyempre, kung mas marami pang supply ang makukuha natin, bakit hindi? We were not consulted. We are not even aware of this kind of exchange between our government and the other governments. Ang issue nag-ugat sa pag-uusap ni Labor Secretary Sylvester Rebello III at British Ambassador Danielle Prus. Hiling daw ng UK, ma-exempt sila sa deployment cap na 5,000 Pinoy nurses kada taon. Ang hirit ni Rebello. I told the British Ambassador that I can make the recommendation. However, ako, if we are going to send our medical or healthcare workers, especially our nurses, considering the high incidence of COVID in your country, it is best that the nurses or medical workers that we will be sending, we already be vaccinated before we even send them. And provide us with the vaccine so that they can be vaccinated. Pero hindi raw ibig sabihin ito ay gagawing kalakal ang healthcare workers kapalit ng bakuna. Sabi ko kasi, kung ipapadala namin sila, mabuti na yung natisak natin na hindi sila makakontaminate. And the way is that they should be vaccinated before they go there. Matagal na itong negotiation. It has no bearing with that, vaccine problem. We are not dangling our available nurses and healthcare workers for vaccine. Hindi po intention ng department na ituring na material upang i-trade
ang ating mga nurses para lang makakuha ng vaccine. Kinumpirma ni Bruce ang pulong kay Bellio, pero we've got no plans to link vaccines with those conversations around the recruitment of nurses. Any surplus vaccines that it may have as we go through the rollout of our own vaccine deployment plan will be passed on to the WHO COVAX facility. Ganun ba? Wala tayong magawa. That it will actually just a precaution on our part. If we are going to deploy our nurses there, that they should be, we should be assured of their safety and health. Sabi naman ng DOLE, nasa IATF na raw ang desisyon kung ililift ang 5,000 na cap sa mga ipinadadalang healthcare worker. Pero kailan ba mababakunahan ang mga healthcare worker kung hindi inirekomenda ng FDA para sa kanila ang Sinovac na inaasahang unang darating sa bansa? Sabi ng palasyo, pwede pa rin magpaturok ng Sinovac ang mga healthcare worker. Ang hindi pwede, yung mga walang emergency use authorization, gaya ng Sinopharm. People who are using vaccines without EUA and also suppliers supplying vaccines without EUA, ito po ay illegal at maaari po kayo masanksyon at mabigyan ng penalties. Kaya iimbestigahan ng NBI at FDA si dating Special Envoy to China Montulfo matapos niyang aminin sa kanyang column sa Manila Times na nabakunahan na siya ng Sinopharm noong isang taon. Nag-apply din daw siya para maging distributor ng Sinopharm vaccine. Ang pahayag ni Tulfo, gusto ring paimbestigahan ng ilang kongresista. Ayon din sa Civil Service Commission, hindi exempted sa batas ang civil servants, kahit pa presidential appointee. Pero ayon kay Tulfo, hindi na siya opisyal ng gobyerno noong magpabakuna. Yung Special Envoy to China, Special Envoy, ang appointment niya is good for 6 months each time. Last year, hindi ko na-renew yung appointment ko because of the pandemic. Sir, wala po bang conflict of interest doon? Because you used to be Special Envoy to China, tapos wala Chinese... Wala nga, kasi ang sinasabi ko, di ba? Ang sinasabi ko, firstly, ang Special Envoy is only an honorific. Pending pa raw ang kanyang application para maging Sinopharm distributor. Alam niyo po bang illegal yung pagpabakuna nyo? Alam ko, dahil smuggled in yun eh. Gusto ko mauna, kasi kung may nangyari sa akin, hindi ko ipagpapatuloy dahil nag-a-apply kasi ako ng maging distributor dito ng Pilis sa Pilipinas eh. Beneficial nga, walang adverse side effect. Handa raw si Tulfo sa anumang investigasyon o parusa. Sige po. Opo. Opo. Pero imbestigahan din na lang yung mga opisyal na nabakunahan. Papangalanan niyo po ba sila under oath? Ay, hindi ko. Hindi. I'm sorry. Bahala na. Kung I'm willing to go to jail. Sabi pa ni Tulfo sa kanyang column, nakausap daw ni Pangulong Duterte ang kinatawan ng Sinopharm. Humiling pa nga raw si Duterte ng samples ng bakuna para sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero sabi ng Malacanang, he did not deal directly with Sinopharm. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Nagsimula ng mag-deliver ng bakuna ang COVAX facility pero hindi pa kasama ang Pilipinas na may aayusin pa sa requirement. Haba ang Chinese vaccine paparating na raw kaya si Pangulong Duterte tumatanaw ng utang na loob sa China. Saksi, si Joseph Moro. Sana all may COVID-19 vaccine na, gaya sa Thailand na may 200,000 doses na ng Sinovac. Pati ang bansang Ghana, meron na ring bakuna. Sila ang unang bansang binigyan ng COVAX facility ng World Health Organization. Ibig sabihin okay na ang indemnification agreement ng Ghana sa COVAX at AstraZeneca. Habang dito sa Pilipinas may pinapaayos pa raw sa requirement. Meron na lang konti pang pinababago doon sa indemnity agreement. Tapatan. Nakita nyo po, ginawa natin lahat ng pupwedeng gawin para paparating muna yung Pfizer at AstraZeneca. Tapatan din ang unang darating sa Pilipinas, bakunang made in China. Just so within 1 or 2 days, we can have a clear schedule. And shipment normally takes 3 to 5 days after we initiate the process. Kung gayon, malapit na magkatotoo ang sinabi ni Pangulong Duterte noon pang Hulyo. Ang unang makuha nga natin siguro from China. Hindi na raw yan nakapagtataka dahil mismo si Duterte ang tumawag noon sa China. At ngayon, talagang sinabi ni Presidente na nais niyang salubungin yung pagdating ng Sinovac. Tumatanaw tayo ng utang na loob. Sa ating panahon ng pangangailangan, talaga naman yung kaibigan nating China
ang nagpadala ng unang bakuna sa atin. Eh baka naman malubog tayo niyan sa utang na loob sa bansang unang naging epicenter ng COVID-19 pandemic. Hindi naman ganun po ang Pilipino. Paglalaban natin ang dapat ipaglaban, pero hindi tayo maging ingrato. Kahit na sinabi na noon ng palasyo ng COVID vaccine mula China, ang pinapaborang bakuna ng Pangulo, iginiit ng presidential spokesman na ginawa ng gobyerno ang lahat para mauna ang Pfizer na isa sa may pinakamataas na efficacy rate. Dati nang naantala ang pagdating sa Pilipinas ng Pfizer dahil sa issue ng dropping the ball, kaugnay sa hindi raw agad na pirmahang confidentiality disclosure agreement. Naantala naman ito ngayon dahil naman sa indemnification agreement na standard na hinihingi sa lahat ng bansa sa kahit anong vaccine manufacturer. Pirma na lamang ng Pangulo ang kailangan para maisabatas ang COVID-19 Vaccination Program Act of 2021. Yes. Hear it, Senator Mig Subiri. We are probably the first country in the world to legislate, Mr. President, if I may be allowed to proceed, to legislate vaccine procurement and implementation without a single vaccine yet. Akala po nila FDA nagpapabagal. Eh kami po, isang buwan kalahati na po kami nag-authorize ng bakuna. Hindi po kami kasama sa procurement at sa pagdating ng bakuna dito. Noong Enero pa binigyan ng FDA ng Emergency Use Authorization ng Pfizer, habang ang Sinovac na parating na sa bansa nito lamang Lunes nagka-EUA. Pero hindi inirekomenda ng FDA ang Sinovac sa mga health worker. Kahit daw ang Pangulo, nagtaka kung bakit ganun. Paglilinaw ng FDA, hindi po natin sinasabing bawal. Tingnan po ng pamahalaan kung ibibigay din nila siya sa healthcare workers, lalo na yung mga nag-treat ng mga patients with COVID-19. Hindi po siya bawal. Actually, kung ang healthcare worker gusto na po niyang tanggapin ito, maaari po yun. No matter from the healthcare workers or from the ordinary population, the inactivated vaccine has already been proved very safe. Handa nga raw ang cabinet members na magpabakuna in public gamit ang Sinovac para magbigay kumpiyansa sa ating mga kababayan para mawala ang kanilang agam-agam. Pwede na rin daw sumabay si Vice President Lenny Robredo kung gusto niya. Eh ang Pangulo kaya na nagsabi na magpapabakuna in public, kakasa? Gusto po talaga niyang sa Sinopharm pero wala pa po kasing EUA. Importante yan para maibalik ang kumpiyansa ng tao sa bakuna, lalo't ayon sa bagong nationwide survey ng Okta Research, 19% lamang ng adult Filipinos ang gusto magpabakuna, 46% ang ayaw kahit pa merong ligtas at mabisang bakunang available. Lumabas din sa survey na mahigit kalahati o 58% ng adult Filipinos ang walang tiwala sa bakunang made in China. It's going to complicate yung deployment ng vaccine natin. Opo. When people, number one, don't want to get vaccinated because they're unsure if the vaccines are safe. And second, that they don't trust vaccines coming from China. Palalawakin pa raw ng DOH ang information campaign para maraming magpabakuna. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Habang nag-iigpit ang protocol ang ilang LGU sa Metro Manila, nakamba namang luwagan ang mga pampublikong transportasyon. Pati mga papayagang provincial bus, planong dagdagan. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Opo sir, maawag ka na sir. Kukunin ko po yung gano sir. Maawag ka na sir. Meron po. Maawag ka na sir, huwag ka mo naman ako tikitan. Todo makaawa ang isang tricycle driver sa barangay 183 Pasay. Nakalimutan ko lang po, bibili ako ng pagkain ng anak ko. Na-tsempuan kasi siya ng mga pulis na walang suot na face shield. Ngayon, ayusin mo yung mga kung anong meron sa'yo, kung anong sinasabi ng batas, ha? Opo, sir. Mauna kayo. Dapat iba kayo nag-face mask, nag-face shield. Lalong naghipit sa Pasay dahil sa pagsipa ng COVID cases na mahigit 7,000 na. 441 yung mga pinagagaling pa. Yung control po ng movement ng tao sa vicinity para ma-check natin. Naka-localize ECQ itong barangay 183 sa Villamor, Pasay. Pero hindi naka-lockdown ang buong barangay, kundi ang mga lugar lamang kung saan nagkaroon ng mga positibong kaso. Ang barangay 183 ang may naitalang pinakamaraming kaso ng COVID sa lungsod na sa ngayon ay umaabot na sa 25. Sa 25 na yung magkakapatid, magpipinsan, pamilya. Isa lang ang barangay 183 sa 55 barangay na naka-lockdown. Ina-advise po natin sa mga barangay officials natin, ipaigtingin po yung pag-monitor ng protocols. Simula nitong Sabado, mahigit 1,700 ang natiketan dahil sa paglabag sa health protocols. Mahalagang masunod para iwas hawahan, lalo't inaalam pa kung may kaugnayan sa UK variant ang paglobo ng kaso sa Pasay. We are collecting again specimens from the city of Pasay para lang makita natin kung
kasama sa factors itong variants kung sakali. Pinipigilan din ang pagdami ng kaso sa Navotas na mahigit 200 ang active COVID cases. Kaya ang Navotas Centennial Park isasara muna simula bukas. Nakalockdown din hanggang Linggo ang Navotas City Hall matapos magpositibo sa COVID-19 ang 24 itong kawani. Ang pagtaas naman ng kaso sa Cebu, kontrolado na ayon sa takapagsalita ng DOH Region 7. Kaya hindi na dapat ilagay sa mas mahigpit na quarantine status ang buong lalawigan. It's not just the numbers that should be looked into for us to say that you need to be in a lockdown state or in a stricter quarantine. We have to look for other factors that we have right now. Our critical care utilization rate currently is still in the safe zone. Nauna nang tinutulan ni Governor Gwen Garcia ang pag-lockdown sa Cebu. Hindi na rin kailangan ang swab test sa mga gustong mag-travel doon. Pero sa Cebu City, required pa rin daw ito. Consultation with DOH medical experts, we decide to abide by the testing protocols. Sa buong bansa, lagpas 566,000 na ang COVID cases, 30,970 ang active cases. Ngayong araw, naitala ang pinakamataas na daily positivity rate sa loob ng mahigit 3 buwan, 7.5% yan ayon sa DOH. Sa kabila niya, nakaamba ang pagluluwag naman sa pampublikong transportasyon. Special permit na lang mula sa LTFRB ang hinihintay para madagdagan ang mga bumibiyaheng provincial bus sa bansa. Ayon sa LTFRB, nakapagbukas na sila ng 359 provincial routes o 5,617 provincial buses na bumabiyahe. I-open natin siya ng 50% pero still subject to the guidance from our LGUs. Kasi sila yung sasalo doon sa mga kung kailangan i-quarantine. Approve yan sa nagkaisang samahan ng mga provincial bus operator. Marami na rin ang naluging operator at mga nawalan ng trabaho. Pero sana raw ay pare-pareho ang entry requirements ng mga LGU para sa mga bus at mga pasahero. Kung ang meron tayong uniform na patakaran ang mga LGU, maaari na sigurong pagsakahin pagbaba ng pasahero along the way. Sa ngayon kasi, depende sa LGU kung ano ang hinihinging requirements. End-to-end lang din pwede magsakay at magbaba ng pasahero. Ako si Marisol Abdurraman, ang inyong saksi. Bagamat hindi maiwasan ang mangamba, tuloy pa rin ang araw-araw na nakasanayan ng mga manggagawa sa poultry farm na ito sa Santa Maria, Bulacan. Nag-ugat ang pangamba sa pinakaunang kaso sa Russia ng pagkahawa ng bird flu strain sa tao mula sa hayop. Nauna nang sinabi ng Department of Agriculture na bird flu free pa rin hanggang ngayon ang Pilipinas. Pero nandyan pa rin ang panganib, lalo pat may mga napapadpad sa ating mga migratory bird na maaring magdala ng sakit sa farm na ito. Kailangan ng masusing disinfection bago makapasok. Alaga rin sa bitamina ang mga manok. Nagdi-disinfectan, nag-iipit pumasok ng mga tao, limitado po mga tao doon. Bakit? Eh kasi po baka yung may mga ano po sila, dala na ano, mga sakit, matamaan yung mga manok. Ayon sa Provincial Veterinary Office, nasa 5 milyon ang populasyon ng broiler chicken sa Bulacan. Wala naman daw dapat ipangamba sa ngayon ang publiko. Sa commercial naman, established naman yung kanilang biosecurity measures. Maintain lang nila. Ang Bureau of Animal Industry, mahigpit na nagmomonitor sa mga poultry farms sa mga lugar na itinuturing na high-risk area o yung mga lugar na pinupuntahan ng mga migratory bird tulad na lang ng Candaba sa Pampanga. Ang pagkalugi dahil sa banta ng bird flu ang pangamba ng ilang mag-iitik dito. Ngayon pa nga lang daw ay mahina na ang kanilang benta dahil sa pandemya. Dumagdag pa ang takot na dala ng bird flu. Siyempre, pag naapektuhan kami ng sakit na yan, edi kawawa din yung mga kami. Talaga malulugi kami. Kilala ang Candaba dahil sa bird watching dahil sa mga migratory bird. Pero ipinagbabawal na muna ito ng Candaba LGU hanggang inaayos ang safety protocol sa lugar. Sa isang poultry farm naman sa Lawag City, Ilocos Norte, dahil sa takot, minamadali na ang pag-harvest ng mga manok. Ibinibenta na ang mga ito ngayon na dapat sa susunod na linggo pa i-harvest. Bukas, 3,000 manok pa ang i-harvest. Harvest na lang, bukas yung lahat para mas safe. Siguro. Ako si Jun Veneracion, ang inyong saksi. Pedestrian,
patay matapos masagasaan ang magkasunod ng motorsiklo sa Silang, Cavite. Pagdaan ng unang motorsiklo, tatlo ang nasalpok nito. Tumilapon pa ang isa sa kanila at ang mas masaklap, nasagasaan ng isa pang motorsiklo ang nakahandusay pa noong biktimang si Rodelindo Gaudiane. Ang unang nabanggang rider, sinagot ang gastusin sa ospital at libing ni Gaudiane. Pati na ang pagpapa-opera sa isa pang pedestrian. Pinagahanap naman ang ikalawang rider na umalis ilang sandali matapos ang disgrasya. Hindi bababa sa 12, sugatan sa karambola ng 7 sasakyan sa Tagkawayan, Quezon. Batay sa investigasyon, nakahinto ang 6 na sasakyan sa linya ng ginagawang bahagi ng highway nang salpukin ng trailer truck ang SUV na nasa hulihan. Ayon sa driver ng truck, nawala ng preno ang minamaneho niyang sasakyan. Lalaking stroke patient sa Lawag City, nalapnos ang ilang bahagi ng katawan. Ayon sa kaanak ng biktima, magpapakulo lang ng tubig ang biktima nang biglang magliyab ang sinindihang LPG. Muntik pang madamay ang katabing bahay nang lumaki ang apoy sa bahay. Nasa maayos na kalagayan na ang biktimang nagpapagaling sa ospital. At yung mga igan, ang balitang ating sinaksihan, abangan nyo pa rin ating bonus shot. Ako naman, Arnold Clavio. Ito ang inyong liga ng katotohanan. 25 taon na ang naghahatid ng balita. Ako po si PR Kanghel. Susunod na ang tunay na buhay. At hanggang bukas, para sa Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi!